balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Lumapag na po sa Japan si Gennady Golovkin para sa IBF at WBA middleweight title unification match nila ni Ryota Murata na mangyayari ngayong April 9. Bali ito nga pong si Golovkin ay huling sumampa sa taas ng ring noong December 2020 nang talunin niya ang 21-0 na si Camille Ciremeta via 7th round stoppage, habang si Murata naman ay noon pang December 2019 huling napalaban na kontra kay Steven Butler. Panalo dito si Murata via 5th round technical knockout. Anyway, ayon sa betting odds ng CGE Bet, ang 100 piso mo kapag ka kay Triple G ka tumaya, posibleng madagdagan lamang ng 18 pesos. Habang ang 100 naman kung kursunada mo itong si Murata, 340 ang pwede mong mapanalunan. Samantala sa lightweight division naman, ilang buwan ang lumipas matapos ma-dethrone ang lightweight king na si Teofimo Lopez Jr. Matindi pa rin ang paniniwala ng kanyang ama at trainer na si Teofimo Lopez Sr. na wala raw makakatalo sa kanyang anak. Sa panayam nga sa kanya ng fighthype.com, sinabi niyang natalo lang daw si Teofimo Jr. dahil siya ay nagkataong inatake ng asma at wala sa kondisyon noong laban nila ni Cambosos. Hindi naman din daw sila talagang talo dahil split decision lamang naman ang resulta. Binanatan din ni Teofimo Sr. yung dalawang hurado na umiskor para kay Cambosos dahil ano na raw kaya ang kanilang pinapanood. Ang gusto pa nga niyang ipahihwating para umano maging kampyon, dapat talagang talong talo ang kampyon at hindi lang basta ibinibigay sa challenger ang mga belt. Sa welterweight division naman, nagpahayag si Errol Spence Jr. na kumbaga, gagamitin niyang stepping stone ang talunin si Yordanes Ugas para makuha ang laban kontra kay Terence Crawford. Ayon sa kanya, kukunin daw niya ang WBA belt kay Ugas. Ito lang daw kasi ang tanging paraan para palagan siya ni Crawford na hawak naman ang WBO belt. Sa tingin nga raw ni Spence, pag nakasana ang laban nila ni Crawford, ito raw ang magiging pinakamalaking laban sa kasaysayan ng sports. Matinding bakbakan daw ito dahil bukod sa ito ay ang disputed championship, sila rin ay parehong nasa prime. Kaya ganoon na lamang umano ang kagustuhan ng unified welterweight champion na makalaban ang free agent na si Crawford. Mabalik naman tayo sa lightweight. Sa panayam ng Helen Yee Sports sa undefeated lightweight contender na si Rolly Romero, binanatan niya yon pong undisputed championship sa pagitan ni Devin Haney at George Cambosos Jr. Nakasadong mangyayari sa June 5 doon sa Australia. Ayon kay Romero, ang laban daw na yon ang pinakapangit at boring daw na laban sa kasaysayan ng boxing. Kaya talo o manori ito ang mga manunood. Abay, taliwas sa sinasabi ng karamihan na magandang matchup ang Cambosos versus Haney. Dahil sa wakas, may dalawang undefeated na namang maghaharap, tapos undisputed championship pa. Anyway, para naman sa paparating na laban ni Romero kontra kay regular WBA champion Gervonta Davis na mangyayari sa Mayo 28, excited na raw ang challenger at nag-uumapaw rin siya sa kumpiyansa. Kung sa nauna nga niyang pahayag, 30 segundo lamang daw ang kailangan niya para patulugin ang kampyon, ngayon daw nagbago na dahil sa kanyang pakiramdam, 20 segundo na lamang daw. Abay, talagang matindi. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, Prodigy.